Ito yung unang araw namin dito sa Singapore at grabe, sobrang excited ko kasi first time naming mamamasyal. Hindi naman sobrang aga ng biyahe namin dahil 9 a.m. yan nung lumabas kami ng hotel dahil nga pagod kami sa biyahe kahapon. Nasa 10th floor nga pala kami kaya ito kailangan pang bumaba. Pinakaunang itinerary namin dito sa Singapore is kumain dito sa toast box sa harap lang mismo ng hotel namin. Sobrang sikat kasi netong kaya toast dito. Pero etong asawa ko nag chicken with curry rice. O etong kaya toast pala kapag kakainin, babasagin mo lang yung dalawang itlog tapos isasawsaw mo doon yung mismong tinapay. Tinikman ko nga muna yung ibang in-order namin. Tapos eto, finally, matitikman ko na to. At eto, nilagyan muna namin ng konting soy sauce. Eto yung isa sa mga food na sikat dito sa Singapore kaya hindi pwedeng hindi nyo matikman. Para sa amin, masarap siya. 3 times talaga kami bumalik sa kainan na yan. Katapos doon, nagbook na ako ng Grab papunta sa Marina Bay Sands. Yes, nag-grab talaga kami. Gusto ko mabilis at gusto ko mas convenient. Madalang lang naman nasa bakasyon, sulitin so, na. So eto nga yung bumungad sa amin na view pagbaba namin ng sasakyan. Grabe, eto yung itsura ng view na hindi ka magsasawang tignan. Grabe, hindi ako makapaniwala na nakita ko to ngayon dahil dati nakikita ko lang to online sa mga videos. So, itong pinuntahan namin is Marina Bay Sands tapos walking distance lang to dun sa Merlion Park. Literal na para lang siyang park para sa mga turista, para sa mga tao dito tapos lalakad-lakarin mo lang, malalapit lang walang sila. Walang need bayaran dito, wala ring entrance fee. At unlimited, pwede kang kumuha ng picture dyan. Ako, pagandahan na lang talaga ng kuha tapos medyo palakasan na rin ang loob. Medyo nakakahiya kasi ang daming tao. Grabe, yung unang dalawa pa lang yung nakita namin, talagang gandang-ganda na kami sa Singapore. Nag-usap kami dito, sabi ko eto yung dream country ko, dating-dati pa. Tapos tinanong ko siya kung gusto niya ba yung nakikita niya. Sabi niya, mas bet niya daw ngayon ang Singapore kaysa sa Taiwan na last naming pinuntahan. Habang nagpapahinga kami at nakaupo, ayan ang Kuya Maki, tumawag pa sa amin. Yung first day namin na wala kami, hinahanap niya kami, pero nung mga tumagal na, wala sanay na. Sanay naman din kasi siya sa family ko. So next na nilakad namin is itong Helix Bridge. Grabe, ang sarap lang manood ng vlog dahil kapag ka nakikita mo dito, parang hindi nakakapagod, pero yung nilakad namin, grabe. Pero thankful pa rin talaga kami dahil nga medyo malalapit naman yung mga pasyalan, need lang lakarin. Imagine, ganito kaganda dito sa Singapore, bridge lang siya pero pasyalan na dito. Napakaganda, napakalawak. At ang dami talaga nagpipicture habang dumadaan. So eto nga pala yung ilan sa mga resulta ng mga pictures namin na nakuha ngayong day 1. Grabe, ini-fortan talaga namin yung pag-posting dyan kahit medyo nakakahiya talagang picture kung picture. Hindi namin sure kung makakabalik pa kami dito so kailangan talaga namin mag-picture ng marami. So eto nga, next na pinuntahan namin is Art Science Museum. Naku, umaga pa lang yan, hindi pa kami nagla-lunch pero ang sakit na ng mga paa namin kakalakad. Pero yung view dito, grabe, parang nakakaalis ng pagod. Dito sa tapat ng Art Science Museum, marami ditong mga water lily. Nanyo, napakaganda pa ng mga flowers nila. At dito mismo sa loob ng building, makikita mo dito ang Miracle Coffee. Hinanap talaga namin siya dahil kasama to sa schedule namin today. At dahil gusto lang namin mag-try ng coffee dito, isa na lang yung in-order ko, sabi ko hati na lang kami. So itong in-order ko is Miracle Dream na $11 dito sa pera nila e nasa 440 pesos yun sa pera natin. Imagine isang basong kape 440. Pero sabi ko nga wag na kami mag-compute para hindi kami mamahalan. Pero grabe yung lasa niya, lasa siyang black coffee na merong red horse. Ewan ko, yun talaga yung nalalasahan ko, sobrang tapang niya. Pinatikim ko nga din sa kanya pero ayan, nagustuhan niya. Feeling ko hindi dahil masarap yung kape, pero feeling ko dahil lasang red horse. Sabi ko pa nga baka ganun yung lasa kasi nasa ibaba yung sugar, hindi pa nahalo. Pero ayan, hinalo ko na't lahat, ganun pa rin talaga yung lasa, so hindi ko talaga siya kayang inumin. Ang ending, kahit nagkape na tong kasama ko, Diyos ko, siya pa rin talagang umubos nito. Grabe, kalahating araw pa lang kami naglalakad, pero yung pagod namin parang pang 3 days na. O siya, may vlog pa mamaya.